Reliyo ng tao ang reliyo nila. Gawa-gawa ng mga tao yung doktrina nila. Kaya ang tanong ko sa inyo, ito bang doktrina natin tungkol sa insenso, gawa-gawa natin ito? Yeah. Hindi. Ito'y ginagawa ng mga anghel sa langit. Kinukuha nila ang insenso maging sa panahon pa ng mga propeta. Pag may paghahandog, nandun sila. Sa panahon ng handog, anong ginagawa? Kinukuha ang usok at ginagawa doon sa harapan ng aming Yahweh. Kaya yung ginagawa natin, araw-araw tayo naghahandog ng insenso. Yan ha? Hindi mabigat sa atin. Hindi kakulangan. Hindi po ano sa atin yung bang gastos na araw-araw tayo nakahandog ng insenso umaga at gabi. Sa reliyon na ito, mga kapatid, buong daigdig, buong Pilipinas, naghanap ka kahit sa mga bisyari, kahit dyan sa mga ginagawag na kumilyan. Magpunta ka kung ginagawa nila araw at gabi naghahandog ng insenso sa pangalan ng Diyos. Meron ba sila? Wala! Kaya araw at gabi masasabi natin may malak tayo kasama. Pinupuntahan tayo araw at gabi, pinupuntahan tayo ng malak sapagkat tayo lamang sa buong daigdig, tayo lamang ang gumagawa ng paghahandog ng insenso para sa banal na pangalan ng Diyos. Tingnan natin ang Hukom Kapitulo 13. Hukom 13:15, huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo ng isang batang kambing, pakiusap ni Manoah. Huwag muna akong ipaghandaan at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh, sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Tingnan nyo ano paliniwala ng anghel. Ha? Noong sabi ni Manoah is the father of Samson. Right? Siya tatay ni Samson. Kikilala si Samson? The strongest man who lives. Now, kung sabi niya, maghanda ko kayo ng mga kaila, sabi ng anghel, ay huwag na! Kung gusto mo, sunugin mo na lang ang kambing na iyan bilang handog. Baka yung gusto ng anghel, ihandog mo na lang yung kambing na iyan. Kaya alam niya, huwag mo na akong intindihin ba? Parang ganun ba? Tama ba? Yeah. Ito para sa ng mga anghel, mahalaga sa kanila ang handog na sinuno para sa alam niya, huwag. Yeah. Yun ang kanilang paniniwala. Sa reliyon nila, silang lahat ng mga anghel, naglaksa-laksa, libo-libo mga anghel. Ganon ang paniniwala nila, mahalaga sa kanila ang handog para sa aling bago. Tanongin ko kayo, ang mga pastor ninyo, pastor, eto, anong gusto mo? Ihandog ba natin ang tupa na ito sa simbahan? Ihandog ba natin kayawe o pera na lang? Alam rin, pastor. Sirahin mo na lang. Ano ba? Sirahin mo na lang. Hindi natin pwede ipasok sa bako niya. Di ba? Hindi niya matakas sa bulsa ko. Di ba? Kabinet niya na ito. Di ba? Walang pagpapahalaga ang mga Kristiyano sa paghahandog para sa ayong Yahweh. Wala silang pagpapahalaga. Wala silang aral na mahalaga yan. Patunayan, pinipintasan pa nila yung ginagawa natin paghahandog. Burn offering na nasa video na. Ano, nasa FB na, nasa wala. Pinipintasan yung mga COVID na, pinipintasan. Di ba? Pinipintasan nila tayo sa ginagawa natin. Sino ngayon ang ating nakampi? Sa ginagawa natin na naghahandog tayo ng dalisay na handog para sa kanyang Yahweh, sino makampi natin? Sino makampi natin? Mga anghel, bakit ginagawa nila yung pagpapahalaga na handog? Sabi ka na anghel eh. Huwag muna gawin sa akin yan. Sabi niya, sunugin mo na lang yan, ihandog mo sa alam niya po. Yada. O, sino maging kakampi natin? Mga malak na kakampi natin. Yun din ang ating paniniwala at makalangga. Kaya kita mo, salamat sa alam niya po.
tapos na ni Ate Lienda Ruben at saka si Nuno yung altar sa likod. Tingnan nyo mamaya. At maghahandog tayo one of these days. Maghahanap tayo ng pupa. Ihandog natin sa aliyon. Naniniwala mo sa ating mga balot! Gaya na nga dinabasa dito, sabi ng amin, sunugin mo na lamang ang kabigayan bilang katotoyan. Ngayon, mga simbahan, dalawin mo sila ng kambing. Pastor, ano ang gagawin natin sa kambing ito? Ay, maya sa mga kalderita. Paawa ang mga kapatiran. Diba? Diba? Pero ang kambing, pag binala mo sa amin, ha? Lulukuhin ko ba ito para sa'yo? Ano masasabi mo? Ano katulungin natin? Ihandog mo na lang kaya kalimba. Yan na! Kaya dito, pag may magdala ng tupa, pag may magdala ng kambing, basta walang dungis, dinala. At sinabi sa atin, bahala ka na dyan. Okay. Bahala ka na dyan dito. Pag nagsabi sa iyo, nasabihin natin, ano sasabihin natin? Katulad din sa sinabi ng ngayon, ihahandog namin yan kay Anyon. Yan o! Alam ka naman yun ang mga angin. Mahalaga sa kanila ang handog. Pag-handog lang. Ganun din po sa 14 ng pahayag talatang Biblia. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Nakita niyo! Yung anghel nandoon sa dambana, ano ba yung dambana? At yung altar may apoy, ibig sabihin kung may apoy, may hinahandog. Tama ba? Malapit yan ha. Revelation 14 verse 15. Sa langit po yan. Mayroon pong dambana sa langit. At doon sa langit, yung dambana o ba apoy, ibig sabihin may handog. Kung ano ba yung hinandog doon, hindi natin alam. Basta may handog. May dambana eh. At may anghel na namamahala sa apoy sa dambana. Ibig sabihin, naniniwala ko na itong altar natin dyan at saka yung altar natin dito, naniniwala ko may anghel na namamahala dito. Namamahala na siya ang nagbabantay dyan sa mga yan. Pagkikita nyo yung mga anghel na yung kalangisim at puso, nakaano sila sa doctrine ng insinso at ando. Naniniwala sila doon. Mahalaga yan sa paningin ng dakilang ito. Yan ang ating aral. Kaya, kung babalikan natin ang comparison, pagkikita nyo, ang atalyaw, ano ba yun? Kaya pagkikita nyo, the religion of the angels is the religion of atalyaw. The religion of Atariyaho is the religion of the angels. Ang mga iba, ang Kristyanismo, malayo ba? Malayo. Ang Islam, walang handog sa Islam eh. Walang handog sa kanila. Kumakatay sila ng kambing tupa once a year, pero pag-alaala yun kay Abraham at kay Ismael, pag-alaala yun, hindi nila alay yun kay para sa aling gamutin, hindi po. Alay nila sa piyanyo nila. Bakit? Sila rin kumakain doon. Handog nila sa sarili nila yun. Ang Judaism, wala na rin handog yan. Wala sila pagpapalan na sa handog. Tayo meron. Kaya masasabi natin, tayo ang religion ng mga anghel. Nasa sa atin ang religion ng mga anghel. Ang aral ng mga anghel tungkol sa pagpapalan.